Okay guys, samahan niyo ako. Maghanap tayo ng pugad ng wild duck today. So, sasabi ng kadaves na palatandaan guys is malapit sila sa drain. So, yung dyan sa may bandang kawayan na yan, may nakita ako dyan nung nakaraan lumipad. So, let's try and see kung meron nga talaga dyang nagpupugat. So, para sa kalaman ng lahat, ano, hindi po pinagbabawal dito ang kumuha ng itlog kasi sa sobrang dami ng wild duck dito sa New Zealand, hindi sobrang dami, parang peste na eh, kasi sobrang dami sa isang lugar, napakarami. So, dito lang sa farm namin, 135 hectares, napakadaming wild duck po dito. So, kung saan-saan lang po yan nangingitlog. But ang pinakaunang palatandaan na ang wild mallard duck ay nangingitlog sa tabi lang ng creek, sa tabi ng mga kanal, ganun lang. Kasi waterfowl kasi sila. So once yung mga sisiw nila, pag namisa sila, doon kumakain ng mga lumot-lumot sa mga kanal. So dapat, kaya isa sa palatandaan, malapit po silang nangitlog sa kanal or malapit sa tubig o ganyan sa mga fish pan, ganyan sa mga gilid-gilid. So let's go, tingnan natin. Medyo masukat po dito. So guys, ito po yung mga kawayan na yan. Tapos yung kanal, dyan lang sa baba. So dahil may mga kawayan, so mayroong shelter, so possible na dyan mangingitlog yung wild mallard duck. Tandaan po natin kung saan sila, kung saan hindi mababasa, kung saan may shelter at malapit sa kanal, yan, possible na may nangingitlog na mallard, wild duck dyan. So, let's go, tingnan po natin. Yun guys, see you guys. Nakita nyo yun, mga ka-idol, mga ludi, may lumipad po na nainahin. So tingnan po natin dito. Ibig sabihin, nandito lang po yung pugad nya. So ganoon lang yan, tingnan mo guys, kanal na yan. So dito sheltered talaga kasi may mga kawayan, kahit umulan hindi nababasa. So yun, dahil may lumipad, ibig sabihin yan, nandyan lang po ang pugad niya. So ulitin ko ulit, hindi po bawal ang kumuha ng mga itlog dito kasi napakadaming wild duck sa New Zealand. Napakadaming wild duck sa bansang ito at hindi po bawal. At peste na nga sa katunayan eh, kasi napakadami sa isang lugar. Napakadami. At yun nga po ang sinasabi ko, na kung saan ang tubig, nandun po yung kanilang pugad. So, tingnan po natin guys, oh. Nandun. Nandun, nakita nyo po. Nandun sa baba ang ano, lumipad yung nanay. Nandun lang sa baba. So, napakahirap dito kasi tubig na yun sa baba eh.
So titingnan natin kung makuha po natin. Medyo mahirap. Ayun. Ilapit ko po yung cellphone ko. Ayan guys. Ayan, dami oh. 2, 4, 6, 8, 10, 11 na po. So ano niya. Daming itlog oh. So ayun lang guys. Yan lang po. Isang palatandaan. Tingnan, water na yan. So gusto talaga nila yung malapit sa tubig. So pakita ko ulit ang kanilang itlog, ang kanyang itlog. Ayan po. So yan po yung itlog niya guys. Inuulit ko, hindi po bawal dito ang humuli ng ay kumuha ng mga itlog. Kasi sa katunayan, ang wild mallard duck ay nangingitlog 2 to 3 times a year. So kung hindi siya successful dahil nakuha ko yung itlog niya yan, kasi walang nagbibenta dito ng balot. In the next time around, magkakaroon na siya ng sisiw. We're not this time. Salamat guys sa manonood. Don't forget to like and subscribe. Bye.